Eh pero, eto ngayon ang problema eh. Yung isa ring congressman, yung Eric Yap, ha? Yung CIIS ba yung anong yan? Party list, mga kaibigan. Oh, nag-positive din coronavirus. Ang sabi naman itong Eric Yap na to, mga kaibigan, eh kwan daw humingi siya ng ang sabi niya, asan ba yun? Ito, babasahin ko lang ha, yung balita. Kinumpirma niya na siya ay nagpa-test ha, at nag-positive sa COVID-19. It is with a heavy heart that I share to all of you that I tested positive for coronavirus. Oh. Ang sabi niya, nakatanggap daw siya ng tawag sa Department of Health tungkol sa kanyang positive result. Ha? At yung testing ay ginawa noong pong March 15. Anong pecha na tayo ngayon? May 10 araw na yan. Ha? Oo. Inis at galit ang naramdaman ko dahil alam ko sa sarili ko na maaring nailagay ko sa alanganin ang buhay ng mga taong nakapaligid sa akin. Ayun. After that, ano sabi rito? The lawmaker said he decided to get tested after presiding the hearing. Pagkatapos daw niyang magsagawa ng hearing tungkol sa supplemental budget dito sa COVID-19 nung March 10. Oh. After that, it was business as usual for me, but I was careful as always. Oh. Since March 10, ilang tao pa, ito na, ang nakasalamuha ko, kabilang na ang ilan na maaring na-expose sa mga known positive cases of COVID-19. Oh, ibig sabihin, mula nung magpa-testing siya, tuloy-tuloy ang kanyang activities, mga kaibigan. Dumalo rin siya sa meeting sa Malacanang noong 21. Naku, Sus Mar Josep. Sino ba kausap mo ron? Wala kayo, nahawa rito. Oh, bago tayo magpunta doon, nagtanong ako kung may resulta na ang aking test. Pero wala pa daw. I attended the meeting. I was careful the whole time knowing na I could potentially be a carrier of the virus. Oh. Ayan, ha? Earlier that day, bago magtungo ng kongreso, nagtanong ako kung may resulta na ang aking test, pero wala pa rin daw. That was 8 days after my test. Oh, umiingi daw siya ng paumanhin dun sa mga tao na nagkaroon siya ng interactions. Oh, I was paranoid dahil may kaunting ubo kong naramdaman, but I felt it was normal for me. Mas nag-iingat tayo dahil wala pa resulta ang test ko. Those who know, me personally know that I practice good excuse me po ha? But I didn't spare me from this virus. Ayan. The lawmaker also appealed to the public to stay home and maintain good personal hygiene. Sabi la, senior citizens are the most at risk. Stop going. Eto na. Madali sabi, si Senator Coco Pimentel at saka po ito, mas malala ito kumpara mo kay Senator Pimentel. Kaya lang, being a public official, dapat alam mo yun. Hindi ba? Eh kasi, ang mga public official dapat ang unang-unang maging bahagi ng solusyon sa problema. Hindi yung, tayong lahat, tungkulin natin yun ngayon na dapat nating gampanan.
dapat tayo maging bahagi ng solusyon. Ha? At yung iba naman, humahanap ng, tagahanap ng solusyon. Tayong lahat, magiging bahagi ng solusyon dapat sa problema. Eh ilan na ho yung mga public officials, mga local officials, ha? Ang nag-violate nitong mga kwan, eh, mga protocol, eh. Oh, tungkol dito, yung mga social distancing, pati ito, dapat pinractice nga naman ni Senator Coco Pimentel. Eh, nangangatwiran siya na hindi niya, kaysa hindi niya alam, late niya nalaman. Eh, kwan, eh, ang hirap itanggi nito kasi yung doktor niya yata mismo ang tumawag dun sa Makati Medical Center, kaya nila nalamang positive siya sa coronavirus, mga kaibigan. Di ho ba? Eh, dun sa Makati Medical Center, anim na mga medical o health workers ang naka-interact niya ron. Ha? Dahil dun sa sinamahan niya yung kanyang asawa. Eh, alam naman ninyo, ang bilis makahawa nitong virus na to, yung multiplying effect nito, napaka, ano, hindi mo masabi kung gaano ang extent, eh. Di ba, ang tansya, eh, tumansya ka na lang ng 10. Ha? Ang mahahawahan mo. Oh, 10. Pagkatapos, eh, bawat isa ron, makahawa rin ng 10. Eh, tignan ninyo yun. Yung multiplying effect nun, mga kaibigan, ang pagkalat nun. Kaya ngayon, yung mga health workers, yung mga staff dyan sa, na naka-interact ni Senator Pimentel, eto mga ito, ay iku-quarantine ngayon. Yan ang hirap. Eto mga ito, nagtatrabaho ito, hindi ba? Oh. Eh, yan nga, kaya ang mariing kinundina ng Makati Medical Center si ano ho, si Senator Aquilino Pimentel, na nilabag niya yung Makati Medical Hospital Infection Control Protocols March 24. Eh, di ba, ano ba pecha ngayon? 24, di ba? Mga kaibigan. Bagamat inaamin ni Pimentel na nakatanggap siya ng tawag para ipagbigay alam sa kanyang siya'y positibo, habang daw siya ay nandoon sa Makati Medical Center, dahil sinamahan niya yung asawa niya. Yun ang problema. Ang problema dito, at saka kay Eric Yap, pag nagpa-testing ka, huwag kang lalabas. Iyon ang talagang hanggat hindi ka nakakasiguro kung ikaw ay positive o negative. Eh, nagpa-testing ka, tapos lumabas ka rin. Eh, para saan yung ginawa mong testing? Nang hawa ka pa nung isipin mo, ewan ko kung totoo ito. Sabi, we denounce the irresponsible and reckless action of the senator. Bagay, given a situation naman, sa sitwasyon itong si ni Coco Pimentel, yung asawa niya mga anak, eh. Oh, hindi ba? Eh, pero dapat use your kokote. Di ba? Di ba yun ang propaganda niya nung eleksyon? Use your kokote. Ayan po, mga kaibigan. Eh, hindi niya nagamit yung kukote rito. Ang ano ron, ang dapat na ginawa ni Senator Pimentel, habang hindi lumalabas ang resulta ng kanyang kwan, ng kanyang test, hindi siya lumabas. Ganun din tong Eric Yap. Oh, kung etong si Coco Pimentel, eh, sinasabi, baka sampahan ng kaso, eh. Mga kaibigan, eh. Kakasuhan yata ng parang murder daw yung ginawa, eh. Sipin mo yan. Kasi,
Ang murder, sa kasong murder, alam naman niyo yun, yung intentional. May intensyon ka, di ba? Sa gagawin mong krimen. Eh, krimen na ngayon yan eh. Magiging krimen yan yung manghawa ka. Sana kung hindi mo alam, hindi ka naman nagpa-testing. Oh, mga kaibigan. Eh, katulad nitong Eric Yap, dapat ipagkukulong ito eh. Huwag munang palabasin ito eh. Sila mag-isa no sa bahay nila o saan sila pwedeng ilagay. Mga kaibigan, i-combine. Mga kaibigan, huwag itong makapag-alway, bilangin ninyo lahat ng, sip mo lalo yung Eric Yap, ang daming posibleng ano niyan, nakausap niyan dahil nagpa-testing ngayon, kinabukasan to, o nung araw din eh, tuloy din yung activities. O, nagpunta pa raw siya ng Malacanang, kinuwento niya pa. Ewan ko kung kwento yun, o kayabangan, di ba? Yan po ang problema. Nagpa-testing kayo eh. Pagkatapos lumabas kayo. Hindi ba? Oh, ayan ang mahirap ngayon.